I had pledged to avenge Akozuka's death, but the arrival of the search parties had prevented me from taking actions. Now, finally, both search parties were gone, but the idea that Japan and Philippines had become friendly nations deterred me. Sa mga kasamang gerilyang Hapon ni Onoda, si Shimada ang unang nasawi. Natamaan sa ulo ng mga sundalong Pilipino noong 1954. Ang pinakamatagal niyang kasama, si Kozuka, namatay naman sa inkwentro sa pagitan ng Philippine Constabulary noong 1972. At sa huli, nag-iisa na lamang si Onoda. Mukhang naging mas mahirap pa ang paghuli sa kanya. Ang Lubang Island ay hindi naman ganong kalaking isla. At isang bahagi lang talaga yung matataguan mo, yung gubat doon. Bakit hindi siya mahuli-huli, mahanap-hanap well, ng 30 taon? Oh, even though maliit yung lubang, yung isang isla, makapal yung gubat. So it's like saying, ba't hindi natin mahuli-huli yung mga Abu Sayyaf sa Basilan, no? Ang liit ng Basilan, o even sa Hulo, or yung mga smaller. Kasi ang dense, no? Ang laki ng gubat doon. So it's the type of forest na wala kang makikita beyond 5 meters. Hindi pumapasok yung ilaw ng araw, so madilim palagi. Maraming leaflet ukol sa pagsuko ni Onoda ang pinakalat ng militar ng Hapon sa kabundukan ng lubang. Ngunit hindi pa rin natitinag sa kanyang kinalagyan si Onoda. Characteristic ni Onoda, no? Talagang walang surrender, hindi siya magsusunod. In fact, yung memoirs niya, di ba? Ang title, ang pamagat ng memoirs niya, No Surrender. So, talagang yun ang isang basic driving force niya. Yung masasabi natin siguro, samurai loyalty. Ngunit isang kababae ni Onoda ang tumapat sa kanyang katatagan. Si Norio Suzuki, isang adventurerong naglakas loob na nag-camping sa teritoryo ni Onoda. He opened his mouth and stammered, "I'm Japanese! I'm Japanese!" He said this 2 to 3 times in a high-pitched voice. My first thought was that he was a Japanese-speaking Filipino and that the police had to put him on to me. Sinama ni Suzuki ang dating commander ng grupo ni Onoda, si Major Taniguchi. Matapos ang mahabang paliwanagan, nakumbinsi din ang 52 anyos na si Onoda na tapos na ang gera. Bumigay na rin. So pagpasok ni Suzuki, siguro at a weak point na kinwentuhan niya lahat ng alam niya, yung story niya. But you see, the main thing again was hindi siya sumuko unless dumating yung commanding officer niya. So yun ang sabi niya, I will only surrender pag bumalik ang commanding officer. Buti buhay pa. Buti buhay nga. Sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos, isinuko ni Onoda ang lahat ng kanyang mga armas at kagamitan. Kabilang na ang kanyang samurai sword. Bumalik ng Japan si Onoda kung saan itinuring siyang isang bayani. Ngunit sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang matinding hinagpis sa puso ng mga residente ng lubang. Sa kanila yung bayani yan eh, sapagkat sundalo yan eh. Sa tagal na panahon, sila nakabalik. But talagang bayani doon niya sapagkat is. Pero dito sa mga perwisyo ko, kung tatanungin, demonyo ka. Ay, hindi dapat hangaan nyo sapagkat dami ng pagkain dito eh. O paano, girl? Ay, halos sarili niya yan eh. Tingin nyo, hindi nagkaroon ng accountability? I think merong konti. Alam naman ni Presidente Marcos na may mga krimen, mga pinatay siya. Pero binigyan niya ng total amnesty. 1996, bumalik sa Lubang Island si Onoda. Nagkaroon ng anti-Onoda rally while the local government was very pro-Onoda. So doon natin makikita yung parang hindi na natin narinig ang boses ng mga biktima ni Onoda hanggang ngayon. Yung namang intrepiting babae ang nabigay sa akin. Ang nga po naman, di ko maatigyan. Oh, ilang babae yung nagsasalita sa akin. Kaya pareto siya ng ganon. Intindihin itong napatay ng Hapon. Tingnan ang tayo ng ang gaya ko. Ay nakita ako, ako'y wala ng asawa. O nabubuhay lang ako, magaling ako at may mga anak na nagbibigay lahat sa akin ng pagkain. Bakit yung kanya naging tulong? Kung yung may naibigay niya, bakit niya hindi niya na pabalik para sa bayan? Mamaya.
Oo, oh, kung mapapatay ko, papatayin ko rin. Gaganti rin ako. For the first time, I was looking down upon my battlefield. Why had I fought here for 30 years? Who had I been fighting for? What was the cause? Sa mga tanong nagtapos ang libro ni Onoda. Ngunit wala siyang inaming kasalanan sa mga Pilipino. Hanggang sa huli ay sinubukan namin makapanayam si Onoda. Ngunit hindi siya nakipag-usap. Sino nga ba si Onoda? Bayani lang bang nagtanggol sa kanyang bayan at paniniwala? O isa ring salot na nanalasa sa buhay ng mga taga-isla? Para sa huling sundalong Hapon sa Pilipinas, tapos na sa wakas ang gera. Pero para sa mga taga-lubang at sa iba pang bahagi ng Pilipinas, ang usapin tungkol dito ay hindi pa sarado. Mula sa Isla ng Lubang, ako po si Howie Sagrino at ito ang Eyewitness.